What's up sa inyo mga idol? So for today's vlog, meron ako i-share sa inyo na isang motor ng isang idol natin. And then this segment is called Mot Mot Share. So let's go! So ayun na nga mga idol, so for today's vlog, this is Mot Mot Share. Ang bago ang lahat, shoutout muna nga pala kay Rainier Cruz, Evan Jonas Pulido, yeah, yung mga susunod nating mga magmo-Mot Mot Share yan. Tsaka ngayon, ito ang idol natin, Baben Works. Siya nag-CVT cleaning sa atin nung nakaraan. And ang guest natin for today ay isa ding tambay sa Tata Works, Nick Nock. So ito si Nick Nock, matagal na siyang tropa, tagal na rin siyang nagmumotor. So isang kwento lang, siya yung isa sa nagturo sa akin magmotor. High school days, may XRM siya nun. So ayun, hinahiram namin ng mga tropa, ginawa namin laruan. So kaya natuto ako sa kanya magmotor. Doon din sa motor niya na XRM. So ngayon, si-share ni Idol Nick Nock yung motor niya. Papakita niya sa atin kung ano yung mga ginawa niya dyan, anong history ng motor niya, gaano nakatagal sa kanya, then kung ano-ano pa. So, let's go mga idol! So yun na nga mga idol, ito si Idol Nick Nock. So, ito yung motor niya, isang, ano yung motor mo idol? Miu 1. Okay. Miu 1 inspired. So, Idol Nick Nock, ano yung history ng motor mo sa'yo na yan? So, kasi napansin ko, ibang itsura na niya ngayon eh, compared to sa dati ko siya nakikita. So, ano ba yung history ng motor mo idol? Dati itong Mio Amore na Violet, 2016 acquired. Tapos after ng 3 taon, binihisan ko. Nung una, ito na talaga yung kaha. Mga pinagtang ko, pero naka-RB8 ako noon na puti. Tapos yung bangka araro ko, gray. Tapos tambucho ko siguro nung nagpapalit-palit ako Nakailang tambucho rin ako. Ah, okay. So, dati siyang Mio Amore. So, anong year yun? 2016. Tapos, ngayon, ginawa mo siyang... Ano to, di ba? So, napapansin ko, alam ko, Mio Wanted. Mio kasi 1. Familiar ako sa Mio 1. Ang inaano ko, kasi ako, hindi ako masyadong maalam sa Mio kasi idol. Ang minsan, may napapansin ako, merong mga ganito, may sinasabi sila, 3 holes, 2 holes. Hindi ako familiar doon, so ano ba yung sabihin nun, idol? 3 holes kasi sa Thailand yun, 3 yung butas sa kaha. Yun yung mga nabibili ngayon. Kahit pang Amore, meron na nabibiling 3 holes na Amore ngayon. Bale yung 3 holes, hindi lumabas yun sa ano? Hindi lumabas sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Kumbaga, legitimate lang yan for Thailand. So buti nakakuha na tayo ng mga ano, ng mga tawag dito, mga 3 holes na concept na ngayon. So ayan, napansin ko kasi 'di ba, may mga nakikita kasi ko mga Thai look na 'yun, naglalaki ng rim, pero ito ko sa iyo, pagkakapansin ko kasi ano eh. Ano siya, stock ba? Stock tignan. Ano ba konsepto to? Ano to, BKK inspired lang. Medyo mahal ang mga piyesa ng BKK. Hindi natin kaya, mga 5BB kailangan dun. 5BB, so, ibig sabihin nun? Kumbaga, mga mahal yun hindi natin kaya yun. Pag sinabing 5BB, parang ano siya,
Eh, kumbaga Thailand siya. Thailand din. Ah, okay. So ngayon naman, ano history mo ngayon dito, idol, sa ano? Sa motor mo. Sabi mo nga 2016 na sa iyo 'to. Yung mga binago mo, ayan na. So ngayon, ilang babae na nasa kayo diyan? Dalawa lang. Ah, dalawa lang. Honest answer ah. Wag na natin i-name drop kung sino yung mga yun. Tapagal ba naman eh. 5 years na sa akin eh. Ah, okay, okay, okay. So, yun yung legitimate. Hindi pa natin sinasabi kung sino yung naangkas lang, mga gano'n. No? So, back to topic tayo. So, Idol Nick Nok, ano naman yung mga, ano, mga upgrade tsaka konsepto mo dyan? Kasi, sige, pwede natin ipakita sa mga idol natin. Pwede i-walkthrough mo kami dun sa motor mo. So, saan ba natin simulan? Sige, simulan natin dito sa harap. Harap tayo, harap, sa harap. Kung mapapansin nyo, mukha siyang stock. Naka-engine cover. Mm. Tapos may airbox pa tayo. Mm. Pero sa totoo lang eh, naka 160 big bulb tayo. Ah, okay. So yun yung mga upgrade mo? Oo. 160 big bulb. Big bulb. Yun yung CC na, mo, CC na yun, di ba? Oo. So yung para, para ma-acquired mo yung 160 CC, ano yung mga kailangan mong palitan dun? Katunayan, ano lang eh, block. Black? Kasi yung head naman wala naman bilang sa CC. Black lang talaga. Naka 59 tayo. Okay, okay. Kaso naka-head ako 31 by 26. Yung malaki. Tapos naka-coso Evo rin tayo. 30. Okay. Evo. Tapos nakapang-ilalim tayo. Carb yun, tama. Kung di ako nagkakamali, carb yung coso. Tapos naka-rad 1.5 tayo. Pang-ilalim. Bearing. Ah, so no, madami ka na rin pala nagawang upgrade diyan sa motor mo, no? Oo, sa mot-mot. So, sabi mo nga na nakaraan naka RB8 ka kamo, 'di ba? So, yung eto idol, etong rim na to, ito yung tinatawag ba na BKK concept, tama ba? Alam ko pasok siya sa BKK. Ah, sa rim ng Pino 'yan. Tapos ito stock ng Mio 1 na preno sa harap. Bali, napalit ko siya dun sa stock ko. Pati ito, de, palit din to. Kasi... Palit, caliper. Mio 1 din siya. So, kumbaga, ang target mo talaga sa kanya, magmuka siyang Mio 1, tama? Maibalik yung unang, ano, no? Yung unang konsepto ng Mio 1. Yun pala yun. So, eto, eto bang basket na to talaga? Lumabas ba sa market sa Pilipinas tong ano na to? Basket na yan? O sa Thailand na lang siya? Hindi ko sure eh. Pero may yung mga nilalabas talaga na Mio, wala talagang basket. Kung mga accessories lang siya. Ano siya? Ano pa? Kumbaga aftermarket, dagdag forma. Yun pala yun. So, yeah, balik punta naman tayo idol sa ano. Sa dito sa likod. Kasi napansin ko yan. Medyo may mga, eto, sticker siguro. Pang Mio 1 lang din yan, tama ba? Hindi, nung nabili ko yung kaha kasi, yan na yung sticker, di ko pa napapalitan. Pero iba talaga yung sticker ng Violet man, saka hindi siya, hindi siya dark violet. Yung nilabas na violet noon, medyo light. Yung sticker niya. Okay. Nung nabili ko kasi yung kaha yan, yung sticker. Tapos, eto upuan. Stock upuan yan. Stock na to. Pati kapal. Ganun pala yung mga concept na ano no ng Mio. So sa panggilid mo, kasi syempre alam ko yung mga idol natin gusto ding ano eh, gusto ding malaman kung ano yung mga panggilid mo. Kasi 'di ba, mapapansin natin ngayon naman hindi naman kasi halos lahat eh gustong maglaki ng bore. Pero isa na kasi napapansin ko lang lahat ng mga naka-Mio. Siyempre, kasi ang Mio kasi madaling palakasin, di ba? Madaling palakasin, madaling i-upgrade, madali ang pyesa. Kasi for so long, ang dami ng lumalabas talaga ng aftermarket para sa Mio eh. So, doon sa panggilin natin, ano ba masashare mo sa mga idol natin? Pa, kumbaga, kunyari, nakastock lang sila. O itong upgrade ng panggilin mo is naka-base talaga dun sa bore mo? Yung sa panggilid ko, naka-base yan sa makina ko. Siyempre, mekaniko ko na bahala doon. Wala ko masyadong ano doon. Tapos eh, base din siya sa bigat ko. Kasi hindi naman pwedeng depende sa bigat ng iba. Sa bagay, totoo yan. Kahit ako, sa motor ko, yun
timbang ko nakabas din dun para ko sa bola. Ah, okay. So, ayun nga, so lahat pala talaga no, wala na siyang wala nang stock diyan nung dati mong motor, do yung Mio Amore no. Ano, wala na siya natira, kumbaga. Wala. Ang original na lang diyan is yung chassis. Tsaka shell. Eh yung makina. Iba na kasi yung black na. Tama. So chassis na lang tsaka ano. So, sa next question tayo, idol, mga future plans mo para diyan sa motmot mo. Nga pala, ano nga pala, may pangalan ba tong motmot mo na to? Si Barney. Barney talaga kasi violet, di ba? So, future plans mo, idol? Maglaki pa ng ano, lambor. Okay. Pang-araw-araw lang din. So, hindi naman porket siguro naglaki ng bor eh, kumakarera na, di ba? Minsan kasi naghahanap lang tayo ng magandang arangkada. Ng takbo. Tama, totoo. Wala naman problema doon. Basta importante, responsable tayo sa mga ginagawa natin. Sa upgrade natin. Tama. Yung braking system, papalitan ko na rin. Tama, so kailangan mo nang palitan yan. Ano, mas malaking plate, ganun? Hindi naman. Mas magandang... 4 pots lang, mga ganun. Nakaliper. Para mas madali pahintuin. Sa bagay, kung... Siguro mamaya, pwede ko bang subukan yan, idol, mga kasaglit na ganun lang. So, ikaw, sa iyo, ano mapapayo mo sa mga ano? Kasi, syempre, dito sa Kenzo Moto Share natin, o Motmot Share, kaya tayo nagpapakita ng mga motor ng, o mga motmot ng mga idol natin para ma-share natin sa mga ibang, syempre, hindi lang naman, katulad ko, ako, naka-Honda user ako. Ikaw, naka-Mio ka, lalo't madami ang mga idol natin na sigurado mga naka-Mio din. So, ano ba mapapayo mo sa kanila kung anong mga pwede nilang gawin? Baka pwede nilang gayahin yung konsepto mo. Ikaw, ano ba mapapayo mo sa kanila? Ano kasi, iba-iba tayo ng gusto. Kumbaga eh, kung ano yung nasa puso nila. Yung mga sagot ko naman eh, hindi naman digit na 100% totoo. Ano kasi, hindi ko alam kung tama ba yung sagot ko. About tayo sa mga concept, sa mga ano. Kumbaga yun lang yung ibang nalalaman ko. Basta susundin mo lang naman. Susundin mo lang yung sarili mo, yung gusto. Tama, para dun sa motmot mo, di ba? Kung saan ka masaya, gawin mo. So, iba-iba talaga tayo ng, ano, ng preference sa motor. Wala, kumbaga, may kinukuha na ka lang ng konsepto, gagaya mo content. Minsan may mga, ano talaga, yung mga fanboy talaga na gusto. Straight talaga, ano, talagang... Straight, mga purist. Oo, mga purist. Ah, purist ba tawag dun? So, ayun pa, hindi lang pala talaga ano no, basta medyo magastos din lalo pag Mio. Kahit madaming aftermarket eh madami talagang ano, mahal din talaga ang mag-upgrade. Oo, ganun talaga. Gagastos mo rin talaga pag gusto mo. So, estimate lang natin kumbaga kung sa lahat-lahat. Mga magkano na kaya inaabot niyan? Pwede ba nating i-declare 'yon o wag na? Estimate lang. Naka-isang Mio yata. Para naka-isang Mio din. Pwede na. Basta importante naman dun eh. Nagagawa natin yung gusto natin, di ba? Tsaka, yun. Laman naman tayo mga mahilig sa motor. Yan lang minsan mga kinaka-adigan natin. Bukod sa love life, di ba? So, yan. Bukod sa love life, motor. Yan. Imbis na gumawa tayo ng mga kung ano-ano, di ba? Imbis na gumasto tayo sa iba. Dito na lang. Naaangkas pa natin yung gusto nating ano, yung taong mahal natin. So maraming salamat idol Nicknock. Papakita natin sa mga idol natin kung ano ba yung feel nung ganyang ano, ganyang karga. Papakita natin sa mga idol natin. So ito na mga idol. Te-testing na natin si Barney ang Mio 1 ni idol Nicknock. So testing natin siya. So, okay naman siya mga idol for me. Malikse, oo. Mabilis siya pumikap, mabilis siya umarangkada. Pero sigurado ko, meron pa ibang potential to lalo pag nasa rektahan na, ano, na andar. So, ikot muna tayo.
iba yung ano niya. Iba yung power niya, mga idol. So, kung gusto niyo masubukan yung gantong upgrade, kung gusto niyo yung gantong upgrade, na-share naman ng idol natin na si Idol Nick na kung ano yung mga ginawa niya dito sa motor niya. So, pwede niyong gawin yun. Shoutout nga pala, Bob and Works. Ayan, sige. Matigas ang milyahin ito. Hindi accurate ang milyahin niya, pero sa speed na makikita nyo, talaga solid na to. Pusang aangat to, pagkakita nyo. So mga idol, Bob and Works, madami pa kayo makikita siya. Madami pa kayo makikita sa kanya. So yan ang... Oh, medyo ano nga siya. Medyo parang yung gano'n, no? I-explain ko naman. Ah, so yan. Okay. So, Bob and Works, madalas yung siya makikita dito sa channel natin, mga idol. So... Katikorista tayo, kakatika tayo ng panggilid nyo. So maraming salamat! Idol Nick Nock, maraming salamat. Ito nga pala, shoutout Marlon Dumondon. Tapos na yun? Oh, tapos na kami. Maraming salamat sa pag-share mo ng mot-mot mo sa mga idol natin. At sana magustuhan nyo yung ano? Sana magustuhan nyo yung mga idol, sana magustuhan nyo yung pag-share namin ng mga mot-mot, ng mga tropa natin yan, mga idol natin dyan. Madami pa, baka pwede natin i-feature to. Stock only. Stock only, dinaanan ako. Stock only lang eh. So yun na nga mga idol, napakita ko na sa inyong mot-mot ni Idol Nick Nock. So yan, salamat Idol Nick Nock at napakita mo sa amin yung ano, napakita mo sa amin yung mot-mot mo na si Barney, ang pangalan niya, si Barney. So maraming salamat mga idol sa panonood. See you sa next vlog. At saka nga pala, pakisubscribe na rin kung may time kayo dito lang. Subscribe lang kayo dito, pindutin nyo lang yung subscribe. Tsaka pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa naming video. At maraming salamat mga idol. Kenzo out!